Good morning guys, welcome back to our channel again. It's me again, Fred. Katapos ko lang mag-workout guys, tapos yung baby ko nanonood ng telly doon. Naisip ko lang mag-share. I was really think that I wanna share you something what's going on that day that we went there to the Centerlink and the shopping center. In June shopping center. In my previous vlog, right, I've been telling you that I hope there's something good news happening in there when I went there. But, vlog guys, siguro di talaga. I think guys, I'm gonna wait my visa to granted because it's really hard, guys. Yung napipil disappoint ako a little bit, but not much, but. You know, siguro ganito lang talaga dito dito sa Australia. Nag-ano kami, tapos nawala kami sa shopping center ng isang oras. We get lost in the shopping center for 1 hour, guys. Cause nung di ba dumating na kami doon, nagsakay lang kami ng train. Kasi yung shopping center na yun, yung babaan kasi ng train, nandun na siya automatically doon sa pinaka, sa ground floor man yan, di ba? Doon na, pagbaba mo doon na sa taas yung shopping center, yun yung una mong madatnan bago lalabas ka, pagpupunta ka ng Centerlink. Ang ginawa namin, when we get arrived there, you need to walk inside at the shopping center, right? And then, I feel hungry because that day, I just wake up very late. So, I need to be hurry, especially I got a baby. I need to take my baby with me, so... nagko-coffee lang ako. I'm just only taking coffee. And then, nagigit chains. And then, yun na. Dinala ko na lahat ng mga chuchu-barichi ng anak ko. Tapos, yun na. Umalis na kami. Nasag-bus kami. Nag-train kami. At ganyan. Nung pagdating namin doon, yung dapat, the first plan, we should to go first to the Centerlink. And then, after Centerlink, we get back to the shopping center. Because which, doon naman talaga yung daanan. Doon naman din kami sasakay ng train pa uwi sa baba. Tapos, yun, doon na kami mag-ikot-ikot. Pero gagawin pa rin namin, the first things that we need to do is just, when we gonna arrive there in Jundila, we need to straight go into the center lane. Kasi yun yung pinaka main purpose namin kung bakit kami umalis ng araw na yun. Hindi ganun. When arrive there, nagugutom kasi, kumain muna kami. And then after that, guys, it's really hard for me to find the exit. Kasi maraming exit. There's a lot of exit and entrance. Kasi napakalaki ng ano nila. Napakalaki ng mall na yun. Malaki siya, guys. Mawawala ka, maliligaw ka kung bago ka lang or ano. Wala kang kalaman. But anyway, before, I was there already many times, I think, with my partner that time. But it's a big difference that time because I was only me and my baby. Kasi nung kami naman ng asawa ko, yung partner ko, nagpunta kami doon. Kung saan lang talaga yung shop na pupunta namin, direct to straight go away talaga kami. Doon na lang talaga kami shopping ganun. Hindi yung nag-iikot kami, kaya wala akong kaalam-alam na ganito pala. Akala ko, yung kagaya ba sa Pinas, I was really told that it's just same in the Philippines, that it's just really iba. Ang bilis hanapin, pero dito hindi talaga. 1 hour kami nag-ikot-ikot. Masami ka oras nag-tuyok-tuyok. It just takes 1 hour, guys, walking around the shopping center to finding the exit. Kung saan kami lalabas, papunta sa yung sa lugar na aanuhan namin. Pero yun nangyari, after 1 hour, kaya kasi siguro napipil yata ng asawa ko na parang naano siya. My partner, I think he feel worried about us because I didn't send her message that we were already in the Centerlink of blah 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 because I went doing like that one. But yun na yun, guys. Tapos tumawag siya. Kaya sabi ko agad, kahit nahiya, I feel shy, di ba? Nahiya man ako, pero sinasabi ko na lang talaga na, love, I think I lost. I can't find the exit. Tapos yun, guys. Sinabi niya sa akin, guys, na sa taas pala yung exit. Sa taas pala kasi nasa ground floor pala yung ano ba, yung parang nasa ano kasi yung baba ng train doon kasi talaga sa taas pala ng mall yung exit, guys. Kailangan mo pang magsakay ng ano bang tawag doon, guys, elevator, escalator or mga ganun, yung kahon ba, yung box, basta tinatawag yan dito sa Australia nila na lift.
Basta ewan ko doon. Ano bang tawag doon? Kasi na, na ano ako, man, yung parang, ay ewan ko ba doon guys, parang yung haglanan na tumatakbo at saka yung box. Hindi ko na alam kung ano ba yung mga ano, basta ganun na ganun, sumakay kami ng ganun. Tapos doon na guys, nakita na namin yung exit, finally, after 1 hour, kung di pa tumawag, siguro kung hindi, uwag. I think if he didn't call us guys, tapatay, mapunan mi dito, sa, yung sound na lang katunamu. Manguli mi na. Okay, kinuko basta yun lang yung nangyari. Tapos, yun na, nag-ano na kami. Tapos yun, nagpunta na kami ng Centerlink. Hindi nung pagpunta na naman namin ng Centerlink, guys. Wala naman, it's nothing happen again, guys. Because I've been telling with them everything. I just tell the lady that we went to the post office 2 times and then you know, but they can only say that we can't help about that because we just only we just helping people to claim something, not doing that one. But they just give blah 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 blah. You need to go through online, blah blah blah. But I'm best selling them everything. I just go into online. Also, my agent gonna work out, but it doesn't happen. But I was really thinking that just because of my virgin visa, because I don't have work rights. So sa mga ano, siguro kung may mga nanonood man ng vlog ko na to, tapos bigyan niyo po ako ng tip, bigyan niyo po ako ng ano idea na pag na correct me if I'm wrong, kung ano ba yung walang work rights, di ka talaga makakuha ng tax po number, please just ano magko-comment naman kayo para alam ko naman din. Yun guys, yun yung nangyari lang din na yun. Tapos yun, umuwi na kami, alam niyo ba guys, umalis kami ng bahay. We left the house 9 a.m. and then we get home 3 o'clock I think. Around the, she's very angry. 3 o'clock na kami nakauwi ni baby guys. Kasi nga nawala kami, di ba, ng 1 hour doon sa shopping center. Paikot-ikot kami. Yun yung kaganapan guys. At saka, please, sa mga Pinay naman dyan na nandito. Tapos, correct me if I'm wrong. Kung iniisip ko kasi, just because of my base bridging visa, kaya di ako makakuha ng work rights. Kasi, yung bridging visa ko kasi, I don't have work rights. Siguro yun. Yun ata yung iniisip ko. Kasi, I tried to go online as well, but they just not eligible. So, I was really thinking that it's just because of my visa. Bridging visa. So, that's why I can get tax for number. So, wala kaming makukuha na pera doon sa, wala kaming makukuha na claim doon sa pagpapanganak ko, tapos nag-deliver yung aking partner, wala kaming makuha guys. Siguro isisave ko na lang for next time na magbuntis ako, tapos when I get pregnant and then giving birth again, siguro may makuha na kami doon. Joke lang, yun ay guys, sinishare ko lang yung ano ko dito. Next time ulit guys, magkwento ulit tayo nung paano ako paano yung buhay ko nung first time ko dito sa Australia. Paano ako naka-survive sa homesick or sa mga ganun-ganun kahit wala akong family dito, wala akong friend noon, ako lang mag-isa, wala pa akong anak. Pag-usapan natin din yan guys next vlog. Okay guys, mamaya i-insert ko din mag-walking kami this afternoon kasi nabuboring si baby ko, so I need to take her for a walk, and then when we gonna get home, I think I gonna bring gonna put her in the swimming pool. We're gonna do a quiet swimming because that was she like, because the weather here guys, it's still hot. Yung di ko rin kahit ako guys, natatakot ako, nahadlock ako ba magawas ba kay init kaayo niya atong itong pang blackout. I'm just parang masusunog ba? Masunog ang akong kumbo. Sinsyaan nyo na yung mga Tagalog ko or mga English ko. Kaya ako talaga, distract joke ko guys. Di joke ko kasabimbo. Tag-try hard na. Hope to see you guys. At sana guys, nagustuhan nyo yung ano. Basta mamaya, insert ko yung pag nag-ano kami sa park. Tapos pag nag-swimming kami. I just only, mag-ano lang ko ng kahit kunti-kunti lang. Ano ko lang kayo. Show around ko kayo sa park. Tapos, yun lang. Wala nang usap-usap mamaya doon guys. I-ano ko na lang sa inyo yun. Okay? See you next time. Paano ba to? Okay guys. See you later guys. Bye! Hello guys. Welcome back onto our channel. So, now my Christine gonna do swimming. See you that guys. Mag-swimming muna kami. Dito na kami. Swimming na. Let's go.
swimming kami. Dito kami magsiswimming. Swimming kami, guys, diyan. Okay na, guys. All right, swimming na kami. Oops. Dito tayo ng banana. Let's have some bread. Hanap tayo ng bread. Again, guys, it's me again, friends. I just wanna say thank you so much for watching, guys. Katatapos lang namin mag-grocery ng aking baby. Ito, pauwi na kami. We're just heading, going home. So, I just wanna say thank you so much, guys, for watching our YouTube channels. Hope to see you again, guys, next time. Please like and subscribe our YouTube channel. See ya! Have a great day all.